Ang Paglalakbay, 30 minutong programang hihimay sa mga kaalamang nagmumula sa Biblia sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Kung mayroon kang katanungan o suhestyon, mag-log on lamang sa www.twrphilippines.com. Ang pagtataksil ay isang napakasakit na kasalanan. Hindi lamang ito sumusugat sa kalooban, kundi naghahati ng kamatayan. Ito ang dahilan kung bakit ang Israel sa kabila ng kanyang mayamang kalagayan sa Diyos ay bumagsak. Bakit? Dahil sa kataksilan. Iyan po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Natirati ang laman ng isip mo. Natirati ang tibok ng puso mo. Ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Nuoy may ngiti sa iyong mga labi. Bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay? Ang programang Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais ninyong makipag-ugnayan o kailangan ninyo ng pagpapayo, maaari kayong mag-text o tumawag sa numerong 0921-9770-994. Yan ang numerong 0921-9770-994. Maaari ninyong i-browse ang aming website sa www.twrphilippines.com. Yan ang www.twrphilippines.com. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ang inyong magiging gabay. Maraming salamat po. Ang tibok ng puso mo ay ang maglingkod ng lubos para sa iyong manunubos. Nuoy may ngiti sa iyong mga labi. Bawat salita'y punong-puno ng papuri. Ngunit ang lahat ay naglaho, buhay mo'y tuluyang nagbago. Nasaan na ang pag-ibig na alay mo? Nasaan na ang init ng iyong pagsuyo? Alam ni Jesus ang pinagdaraanan mo. Ang nais niya'y magbalik ka sa Kanya. Kinalimutan mo na ba Kamusta po kayo mga tagapakinig ng ating palatuntunan? Purihin ang Diyos sa oras na ito sapagkat muli tayong mag-aaral ng kanyang banal na aklat. Si Pastor Dan Abangco po, samahan ninyo ako at mapagpala tayo ng salita ng Panginoon. Simulan po natin ngayon ang pag-aaral at pagbubulay ng aklat ni Propeta Oseas. Ang aklat na ito ay naglalaman ng mga mensahe na kapupulutan natin ng mga katuruan na magbibigay kalakasan sa ating pananampalataya. Ang pangunahing paksa ng aklat ay may kinalaman sa relasyon ng Israel sa Diyos.
Ako ay naniniwala na ang mga mensahe sa aklat na ito ay may mga aral na nais ipaabot sa ating buhay. Kaya inaanyayahan ko kayong buksan ang banal na kasulatan sa unang kabanata ng Oseas. Basahin po natin ang unang talata ng unang kabanata at simulang tuklasin ang ugat ng mga pangyayari sa buhay ng isang propeta ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi ng unang talata. Ang salita ng Panginoon na dumating kay Oseas na anak ni Biiri sa mga araw ni na Uzias, Hotam, Ahaz at Zechariah, mga hari ng Huda, at sa mga kapanahunan ni Jeroboam na anak ni Johas na hari ng Israel. Sila Uzias, Hotam, Ahaz at Hezekiah ang mga hari ng Huda noong panahong iyon. Ngunit, batay sa kasaysayan, wala nang hihigit pa sa kasamaan ni Jeroboam na hari ng Hilagang Kaharian. Noong panahong iyon, dumating ang mensahe ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Oseas. Ang espiritual na kalagayan ng bansa ay masalimuot, kung kaya't maging ang paraan ng mensahe ay hindi pangkaraniwan. Basahin natin ang ikalawang talata. Nang unang magsalita ang Panginoon sa pamamagitan ni Oseas, sinabi ng Panginoon kay Oseas, "Humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae at magkaroon ka ng mga anak sa bayarang babae, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon." Ang kautusan na ibinigay ng Diyos kay Propeta Oseas ay hindi pangkaraniwang bagay, sapagkat maraming tagapagturo ang nagsasabi na ang mensahe na ipinahayag ng Panginoon sa kanyang propeta ay nangangahulugan lamang ng isang talinhaga. May isang tagapagturo ang nagsabi ng ganito, "Hindi inutusan ng Panginoon si Propeta Oseas na kumuha ng patutot na asawa. Ang pagkakasal ni Oseas kay Gomer ay nagmula sa sariling kagustuhan ng propeta at hindi sa Diyos. Ang Panginoon ay nagbigay babala tungkol sa kagustuhang iyon. Subalit, dahil sa ninais pa rin ni Oseas na makasama ang mapakiapid na babae, ay ginamit ng Diyos ang kanyang buhay bilang isang patotoo at halimbawa tungkol sa espiritual na pangangalunya na ginawa ng Israel. Ang pahayag na ito ay maingat kong inuunawa at sinusuri. Bagamat nakikita ko na inilalayo nito ang Panginoon sa masamang kalagayan, naninindigan pa rin ako na ang pahayag ng tagapagturong ito ay hindi tama, sapagkat sang-ayon sa nasusulat na pahayag sa banal na kasulatan, malinaw nating makikita na ang Panginoon mismo ang siyang nag-utos kay Propeta Oseas na kumuha ng asawang bayarang babae. Sa madaling salita, ang Diyos mismo sa kanyang sarili ang siyang dapat managot tungkol sa kanyang panukala." Ang masusing pagsusuri sa talatang ito ang magpapakita sa atin na si Oseas ay sumunod lamang sa panukala ng Panginoon. Ang bagay na ito ay pinatutunayan ng salitang "humayo ka." Ang salitang ito ay pangkaraniwan na sa atin, sapagkat batid natin ang ibig sabihin nito. Halimbawa, kung ang isang anak ay inutusan ng kanyang magulang na bumili o gumawa ng isang bagay, ang pananaltang "humayo ka" o "gawin mo na" ay nangangahulugan ng isang utos na kailangang sundin. Ngunit noong sinabi ng Diyos kay Oseas na "humayo ka, mag-asawa ka ng isang bayarang babae," ang pahayag na iyon ay isang kautusan na dapat niyang sundin at gawin sa tunay na buhay. Kaibigan, si Oseas ay marahil isang binata na naninirahan sa lugar ng Ephraim doon sa Hilagang Kaharian. Maaring nakilala at inibig niya ang magandang babae na si Gomer sa panahong hindi pa ito nagpapakasama. Ngunit, dahil sa hindi malamang pangyayari,
si Gomer ay nagumon sa masamang gawain. Sang-ayon sa batas ni Moises, ang babaeng mapakiapid ay dapat na batuhin hanggang mamatay. Marahil, ikinahiya na rin ni Oseya si Gomer, bagamat nung una ay binalak niyang magpakasal sa kanya. Ngunit ngayon ay hindi na. Subalit, ang kautusan ng Panginoon sa kanyang lingkod ay hindi inaasahan. Sinabi niya kay Oseas na kailangan niyang pakasalan si Gomer at magkaroon ng mga anak sa pamamagitan niya. Ibig sabihin, inutusan mismo ng Diyos ang kanyang lingkod na labagin ang nasusulat sa kautusan. Ang sabi ng Diyos, Oseas, nalalaman kong inibig mo ang babaeng yun. At ngayon ay nagpa siya kang layuan siya. Ngunit, ibig kong pakasalan mo siya, sapagkat siya ay anak ng pakikiapid at ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Sa simula pa lamang ng pahayag ng Panginoon, ay nilinaw na niya na gagamitin niya ang kalagayan ni Oseas bilang patotoo at halimbawa sa espiritual na kalagayan ng bansang Israel. Ang sabi sa talata na ating binasa, sapagkat ang lupain ay gumagawa ng malaking kahalayan dahil sa pagtalikod nila sa Panginoon. Inihambing ng Diyos ang espiritual na kalagayan ng kanyang bayan sa pisikal na kalagayan na dinaranas ni Oseas sa piling ng isang mapakiapid na babae. Ibig sabihin, ang Israel ay nagpakasama, sumamba sa mga Diyos-Diyosan at gumawa ng espiritual na pangangalunya. Ang kasaysayan ng buhay ni Oseas ay mabuting halimbawa na ating magagamit tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng mga simbahan at mga mananampalataya. Marahil hindi makatotohanan ang pakikipagrelasyon natin sa Panginoon at ang ating pakipag-ugnayan sa sanlibutan ay mas matindi. Kaibigan, ang gayong uri ng pagkilala sa Diyos ay maituturing na espiritual na pakikiapid. Ang salitang ginamit ng Panginoon sa panahon ni Propeta Oseas ay siya pa ring paksa ng kalagayan na dinaranas ng marami ngayon. Dalangin ko na ang ating mga pangangaral ay magkaroon ng tunay na mensahe ng katotohanan, sapagkat karaniwan ang pagtuturo ng banal na kasulatan ay nagiging malamig at walang buhay. Mga kaibigan, ang banal na kasulatan ay dapat na ipahayag sang-ayon sa diwa na nais niyang sabihin. Ngayon basahin po natin ang 3-5 talata. Ganito po ang sinasabi. Kaya't humayo siya at kinuha niya si Gomer na anak ni Diblaim. At siya ay naglihi at nanganak sa kanya ng isang lalaki. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan na Jezreel, sapagkat ilang sandali na lang at aking tatapusin ang kaharian ng sambahayan ni Israel. Sa araw na iyon, aking babaliin ang busog ng Israel sa libis ng Jezreel. Hindi lamang ang buhay, pag-aasawa ni Oseas ang nilagyan ng Diyos ng espiritual na mensahe. Matutunghayan rin natin sa talata na maging ang kanyang mga anak ay mayroong espiritual na mensahe na nais ipaabot. Kung babalikan natin ang pangyayari na naganap sa buhay ni Propeta Isaya, matutunghayan rin natin na ang kanyang mga anak ay nagdala ng espiritual na pahayag patungkol sa bansang Israel. Ang pangalan na Jezreel ay pangalan ng lungsod na kilala sa kanyang magandang kapatagan na siya ring Armageddon o libis ng Esdraelon. Ang lungsod na ito, sang-ayon sa kasaysayan, dito naganap ang mga madugong pangyayari at dito rin magaganap ang mga sumusunod na pangyayari. Nais ipahayag ng Diyos sa talatang ito na wawasakin ng Panginoon ang hilagang kaharian dahil sa kanilang kasamaan. Ito ang diwa na nilalaman sa pangalan ni Jezreel. Basahin natin ang 6 kung ano ang kahulugan ng pangalan ng 2 anak ni Gomer. Ito po ang sinasabi, siya'y muling naglihi at nanganak ng isang babae at sinabi ng Panginoon sa kanya, tawagin mo ang kanyang pangalan na Loruhama,
sapagkat hindi ako mahabag sa sambahayan ni Israel, ni papatawarin pa sila. Ang kahulugan ng pangalang Loruhama ay walang pagkaunawa at karanasan sa habag ng Ama. At tulad ng aking sinabi sa pambungad na pag-aaral ng aklat na ito, ang pangalan ni Loruhama ay hindi nangangahulugan na siya ay ampon ni Oseas, kundi hindi kilala ng bata kung sino ang kanyang tunay na ama. Ang pangalang ito ay isa pang naging malaking kahiyan sa sambahayan ni Oseas. Ang Diyos ay nangungusap sa pangyayaring ito na ang kalagayan ng hilagang kaharian ay isang Loruhama, sapagkat sumamba sila sa Diyos-Diyusan at tumalikod sa tunay na Diyos na nagsabing, "Ako ang inyong ama." Ang katanungan tungkol sa pagkahulog ng isang tao mula sa biyaya ng Diyos ay isang laging nagbibigay ng alalahanin sa maraming mananampalataya. Ang karaniwang kaisipan na nabubuo sa kanila ay kung magagawa pa bang abutin ng biyaya ng Panginoon ang mga nahulog sa biyaya ng Diyos. Kaibigan, bagamat naniniwala akong ang pag-ibig at pagpapatawag ng Diyos ay para sa lahat, bagamat ako ay naniniwala na may mga kalagayan na ang pag-ibig ng Diyos ay hindi na maramdaman ng tao sapagkat manhid na sila dahil sa kasalanan at pagpapaimbabaw. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang patotoo mula sa isang pastor na inyanyayahan ng isang ginang sapagkat ang kanyang asawa ay nasa malubhang karamdaman at malapit nang mamatay. Pinakiusapan ng ginang ang pastor na magpahayag ng mabuting balita sa kanyang asawa sapagkat nais niyang matiyak na bago ito mamatay ay tumanggap sa Panginoong Hesus. Ginampana ng pastor ang dapat niyang gawin at tinanong niya ang lalaki kung nais niyang tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas. Ang lalaki naman ay taimtim na sumagot ng opo. Sabi niya, "Alam mo, pastor, nalalaman ko po na kailangan kong tanggapin si Kristo sa aking buhay, sapagkat siya lamang ang aking kaligtasan at katiyakan. Sa totoo lang, sa pasimula pa lamang ng inyong mensahe, ay nalalaman ko na ang aking gagawin. Subalit may isang bagay akong ipagtatapat sa iyo. Halos maraming taon na rin ang dumaan sa aking buhay na ipinagpaliban ko ang katotohanan ng pagbabalik loob sa Diyos. Sa totoo lang, makailang ulit na rin akong lumuhod sa harap ng altar at nangako na ako ay magbabago na. Ngunit ang lahat ng iyon ay nauwi sa kawalan. At hanggang ngayon, hindi ko alam sa aking sarili kung ako nga ba ay nagsasabi ng totoo sa inyo o hindi. Pastor, hindi ko na alam kung ano ang totoo at kung ano ang paimbabaw." Kaibigan, magagawa mong ipagwalang bahala at ipagpaliban ang paanyaya sa iyo ng Panginoon. Ang ganitong pagpapabaya ay ginawa ng bayang Israel hanggang sa dumating ang panahon na sinabi sa kanila ng Diyos na hindi nila makikilala ang kanyang habag. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi sa 7 talata ang ganito, "Ngunit ako'y maaawa sa sambahayan ni Huda at ililigtas ko sila sa pamamagitan ng Panginoon nilang Diyos. Hindi ko sila ililigtas sa pamamagitan ng busog o sa pamamagitan man ng tabak o sa pamamagitan man ng mga kabayo o sa pamamagitan man ng mga mangangabayo." Kapansin-pansing malaman na ipinagpaliban ng Diyos ang kanyang hatol sa sambahayan ni Huda kaysa sa Israel. Marami ang nagsasabi na ang ganitong pamamaraan ng Panginoon ay hindi makatarungan sapagkat naiiba ang kanyang pagtingin sa Huda kaysa sa Israel. Ang maliwanag na kasagutan na ating matatagpuan sa banal na kasulatan tungkol sa usaping ito ay may kinalaman sa tipan na ginawa ng Diyos kay Haring David. Sinabi ng Diyos kay David na hindi niya hahatiin ang kaharian sa ilalim ng paghahari ni Solomon. Hindi sinabi kung bakit ganito ang ginawa ng Diyos
tungkol sa dalawang kaharian. Ngunit anuman ang sabihin ng iba, ako ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa kabila ng ating mga kasalanan, siya ay nagkaloob pa rin ng habag. Ang sabi pa sa talata, hindi ko sila ililigtas sa pamamagitan ng busog o sa pamamagitan man ng tabak o sa pamamagitan man ng mga kabayo o sa pamamagitan man ng mga mangangabayo. Ibig sabihin, ang pagliligtas na gagawin ng Diyos para sa kanyang bayan ay hindi sa pamamagitan ng mga makabagong sandatahang lakas na gawa ng tao. Kung babasahin natin ang ikalawang aklat ng Hari, Kabanatang 19 at Isayas, Kabanatang 37, makikita natin na ang pagliligtas ng Panginoon ay sa pamamagitan ng mga kamangha-mangha at mga kababalaghang kapangyarihan. Ito ang pamamaraan ng Diyos at naniniwala ako na ito ay higit na mabuti at maaasahan. Magpatuloy po tayo at basahin natin ang ikawalong talata. Nang mahiwalay niya sa pagsuso si Loruhama, siya ay naglihi at nanganak ng isang lalaki. Sa bayang iyon, kaugalian ng mga kababayan ni Propeta Oseas na ang bata ay pasusuhin sa loob ng 2 o 3 taon. At sangayon sa talata, matapos pasusuhin ni Gomer ang kanyang anak na si Loruhama, siya ay naglihi ulit at nanganak ng isang lalaki. At ang sabi sa 9 na talata ay ganito, at sinabi ng Panginoon, tatawagin mo ang kanyang pangalan na Loami, sapagkat kayo'y hindi ko bayan at ako'y hindi ninyo Diyos. Ang pangalan ng 3 anak ni Gomer ay Loami. Ang kahulugan ng pangalan ay hindi ko bayan. Kung gagamitin natin sa pang-isahang kaayusan ang pangalang ito, ay nangangahulugan na hindi ko anak. Mayroong katanungan tungkol sa 2 anak, subalit sa 3 ito ay walang naging suliranin. Nais ipahayag ng Panginoon sa bayan ng Israel na hindi ninyo ako Diyos sapagkat hindi ko kayo bayan. Marahil kung ang talatang ito ang magiging patotoo tungkol sa pakikitungo ng Diyos sa Israel, tiyak na maniniwala na rin ako sa paniniwala ng Israel ay hindi bayan ng Panginoon. Subalit, dapat nating ingatan ang ating pagsusuri tungkol sa Israel, sapagkat kung ang mga propesiya na ipinahayag ni Propeta Oseas ay nagkaroon na ng katuparan, hindi na dapat pagtalunan na sila ay wala ng puwang sa panukala ng Diyos. Ngunit, kung ang mga propesiya patungkol sa kanila ay hindi pa nagkakaroon ng katiyakan, maliwanag na ang pakikitungo ng Panginoon sa Israel ay hindi pa natatapos. Ito ang bagay na ipinapakita sa mga sumusunod na talata. Pakinggan natin ang sinabi sa 10 talata. Gayunmay, ang bilang ng mga anak ni Israel ay magiging parang buhangin sa dagat na hindi masusukat. O mabibilang man, at sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, ay sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. Ang lahi ng mga Hebreyo ay ilang ulit ng tinangkang alisin sa daigdig. Kung maaalala natin ang madilim na pangyayari na dinanas ng Israel sa kamay ni Hitler, maunawaan natin ang ilan sa mga paghihirap na pinagdaanan ng lahing ito. Subalit sa kabila ng napakaraming pag-uusig at kasiphayuan ng kanilang dinanas, ang propesiya patungkol sa kanilang pagiging dakilang bansa ay magaganap pa lamang. Sapagkat ang ipinahayag na sa dakong sinabi sa kanila, kayo'y hindi aking bayan, ay sasabihin sa kanila, kayo'y mga anak ng Diyos na buhay. Kaibigan, ang Diyos ay mayroong itinakdang panahon para sa Israel. Sa panahong iyon, magaganap ang pambansang pagbabalik-loob sa Panginoon. Basahin natin ang 11 talata. Ang mga anak ni Juda at ang mga anak ni Israel ay magkakasama at sila'y maghahalal sa kanilang sarili ng isang pinuno at sila'y magsisisumpa
mula sa lupain sapagkat magiging dakila ang araw ni Jezreel. Ang bansang Israel ay titipunin ng Diyos. At sa panahong iyon, sila ay maghahalal sa kanilang sarili ng isang pinuno. At iyon ay walang iba kundi ang Mesiyas. Ang propesiyang ito ay hindi pa matutupad sa panahon ito. Sapagkat kung aalamin natin ang kalagayang pamamahala ng Israel, hindi makikita ang pagkakaisa sa kanilang mga pinuno. Kaibigan, tanging ang Mesiyas lamang ang pinuno na makapagbubuklod sa kanila. At ito ang pag-asa na kanilang inaasam. Manalangin po tayo. Salamat o Diyos sa pagkain muli ng aming kaluluwa na nanggaling sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maging matagumpay sa aming paglakad at laging maingat sa aming mga ginagawa upang ang aming buhay ay maging mabuting halimbawa sa lahat. Salamat sa iyong mapagpalang salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Paglalakbay ay hatid sa inyo ng TWR Philippines. Kung nais ninyong makipag-ugnayan, kailangan ng pagpapayo, may katanungan o kahilingan sa panalangin, maaari kayong mag-text o tumawag sa 0921-9770-994 at mag-log on sa twr-philippines.com. Kami po ay umaasa na ang salita ng Diyos ang inyong magiging gabay. Maraming salamat po.